kamidya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa masalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinaramikan na kilag-arag ang mga pahayag ng tagapagligtas namin, si Heso Kristo. Sinabi mo sa iyong mga gusto, kapayapaan niyo ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunguyan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ay isang kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Thank you.
mo, Lord, po ang lahat. Panalangin laban sa parusa ng kamatayan. Ama, pinagmumulan at tagapagbigay ng buhay, itinataas namin ng aming mga puso at mga hinain sa iyo. Tulungan niyo kami upang bumuo ng isang lipunan na tunay na napapahalaga sa buhay sa lahat ng pagkakataon. Ang aming pong tutugon, Panginoon, iluminyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nakararanas ng sakit at hapis dahil sa karahasan ng at krimen, tugon. Panginoon, iluminyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa mga nagsasagawa at mga biktima ng karahasan na kapwa, nakikipagtunggali sa galit at puot na kanilang nararanasan. Tugon. Panginoon, iluminyo ang nagdaramdam naming kalooban. Para sa basag-basag naming sangkatauhan na ay ginagapos ng hangaring maghigante. Tugon. Para sa aming sugatang lipunan na ililigaw ng ilusyong dapat umitil ng buhay upang ipagtanggol ito. Tugon. Sama-sama nating sabihin, tulungan niyo kaming lumikha ng kapayapaan. Para sa aming bansa na natutuksong sumang-ayon sa marahas na paghihiganti, tugon. Para magkaroon ng panindigang kilalanin at itaguyod ang dangal ng lahat ng mga tao, tugon. Para magkaroon ng karunungang makita na ang karukhaan, kawalan ng katarungan at kakulangan ng edukasyon at hanap buhay ang maaaring ugat ng kriminalidad. Tugon. Para ang patnubay at habag ang maging daan upang maibsan ang pagdurusa ng mga biktima at gumagawa ng karahasan. Tugon. Para sa lakas ng loob na kailangan upang makahanap ng kalutasan na magtataguyod sa dangal ng lahat ng tao, nang sa gayon ay magkaroon ng tunay na pakikipagkasundo. Tugon. Para sa inspirasyong baguhin ang lipunan batay sa pag-ibig at katarungang humihilom mula sa kasamaan. Manalangin tayo. Ama ng habag, hinahayaan niyong pumatak ang ulan sa mga matuwid at hindi matuwid. Bigyan niyo kami ng isang pusong tulad ng sa inyo, upang sa gayon ay magmantamig katulad niyo. Kahit sa mga tao na dudulot sa amin ang sama ng loob, sa aming bansa ay lumalaganap ang isang matinding hangari na magigante at isunong na punuin ang betro. Ginagamit ang panawagan na magkaroon ng katarungan bilang sa balat kayo sa pagpatay sa mga lumalabag sa batas. Maghari nawa ang tunay at hindi panandali ang katarungan. Jesus na aming kapatid, dumanas kayo ng kamatayan sa mga kamay ng mga makapangyarihan. Subalit, hindi niyo hinayaang pagtagumpayan kayo ng pagkapuot. Tulungan niyo kami iabot ang aming kamay sa mga biktima ng karahasan, upang ang aming walang maliw na pag-ibig ang siyang tumulong sa paghilon ng kanilang mga sugat. Banal na Espiritu, Panginoon at tagapagbigay ng buhay, pinalalakas niyo kami sa pakikibaka para sa katarungan. Tulungan niyo kami upang walang tigil kaming kumilos laban sa kamatayan ginagawang legal ng pamahalaan. Gayun din naman, tulungan niyo kaming baguhin ang lipunan sa pagkakaroon ng katotohanan, katarungan, pag-ibig at paggalang upang huminto ang karahasan at manaig ang kapayapaan. O Maria, Ina ng Buhay, ilayo niyo ang sambayan ng Pilipino mula sa kapangyarihan ng kamatayan. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Pablo Unang Ermitaño, San Martin de Porres, patron ng mga may sakit.
sa pagkain, inuming pagkakaisa niyong binibigay, kami nilumong makapakinabang kaisa ni Kristo, kami naway makapamuhay upang makapamungan ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa-tao sa sanlibutan. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po muna kayo sa mandali. No? Bahagi po ng ating pagdiriwang ng pangdaigdigang araw ng mga may sakit sa kapistahan ng mahal na Birhen ng Lourdes sa darating na February 11 ay yun po'y araw ng Sabado. Pag Sabado kasi except yung first Saturday na Dawn Procession at Dawn Mass, ang misa po natin ay 7 o'clock ng umaga. So ngayon po sa darating na Sabado, ang misa po natin ay sa ganap na ikawalo ng umaga. Pero po, para po yung iba natin mga kapatid na mga may sakit ay makarating. So inimbitahan natin ang lahat ng mga may sakit at lahat ng mga nag-aalaga sa mga may sakit sa darating na Sabado. Yung pong nais na mag-umpisal ay dumating po ng mas maaga, 7 o'clock. Para po sa nabanggit na panalangin natin para po sa mga kapatid nating may sakit. So, kasama na rin po dyan ang mga nalulod sa pinagbabawal na gamot. Yan ay isa rin uri ng sakit. So ito po ay para sa mga nagbigay po para sa tiles. Sasa Family, 2. Progoso Family, 10. Albert Baldosa and Family, 2. Pubs 5 Auto Supply, Maria Cecilia Alvera, Ernesto Valori Jr., 10. Christine Joy, Taneka and Rua Talcatracar, 2. Mr. and Mrs. Daniel Benaobra, 2. Mr. and Mrs. Edison Hari, 2. So total of 31 tiles. So 103, ito yung mga nalikom na po natin, 103 plus 31 tiles equals 134 tiles. 700 minus 134, mayroon pa po tayo 576 na, oh sorry, mali pala, 566 na bubunuin pang mga tiles. So muli po, maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating mga programa at mga proyekto. Magsitayo po kayo. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ama namin ang pagmahal, basbasan mo ang iyong kabanalan, ang iyong sambayanan upang matagpuan ang iyo, sa iyo ang kaligtasan. Mula sa kapahamakan at ang katuparan ng tanang inaasam, na kabutihan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magpalain kayo ng magkapangyarihan ng Diyos, Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos na naging tao. Salamat sa Diyos.